Sa tingin nyo, ano yung tatlong skills na kailangan mo para kayo umaman? This is your host, Carl Serrano. Ang Real Talk magsalita, pero nakakayaman pag sinunod mo at pag inintindi mo. Yung tatlong skills na dapat mong matutunan para kayo umaman. Pero before we proceed, tatanungin ko muna kayo, sa tingin nyo, ano yung tatlong skills na kailangan mo para kayo umaman? I don't know. Para ka umasenso. Napakaraming skills yung kailangan natin para maging successful. Pero itong didiscuss ko sa inyo ay yung tatlong basic at foundation. Para sa akin, na foundational na skill na kailangan mo para maging successful. Especially kung nagsisimula ka pa lang sa journey mo papunta ng success, napakalaking bagay nitong tatlo na ito. So skill number one is selling. Benta. Ito yung gusto ko na maintindihan nyo. Itong skill na to is very important para sa akin, isa sa pinaka-importanteng skill. Or baka ito na nga yung pinaka-importanteng skill na kailangan mo para magawa mong yumaman at umasenso. Kasi kung wala itong skill na to, kahit ano pang skill yung matutunan mong iba, wala nang silbi. Kasi ito yung gusto ko na maintindihan nyo. Lahat tayo nagbebenta. Akala natin, para makapagbenta tayo, kailangan meron tayong something na physical na binebenta. Not necessarily. So, i-explain ko sa inyo kung bakit. Sa pagnenegosyo, meron apat na bagay na binebenta. Number one is yung physical goods. So, ito yung pinaka-typical. Diba? For example, ito, smartphone, binebenta mo, physical goods, nahahawakan mo, any kind of thing or product na nahahawakan mo physically. Itong mouse na to, diba, benta mo. Diba? Itong power bank na to. Kung ano-ano pa. So, nagigets mo na yan. Pag meron ka sari-sari store, nagbebenta ka ng physical goods. Or meron kang karinder yan, nagbebenta ka ng physical goods, yung pagkain. Physical goods. Yan yung number one ng binibenta ng mga negosyante. Number two is yung Digital goods. So, ano naman yun? Yung kabaliktaran ng physical goods, ang physical goods is nahahawakan mo. Sa kamay. Digital goods, hindi mo nahahawakan. For example, games. Di ba? Kung ikaw ay nag-ML, kung ikaw ay nag-Dota, kung ikaw ay nag... Ano pa ba yung sikat na mga laro ngayon na competitive? Ba, yun na lang. ML. Tapos bumibili ka ng mga skins. Those are digital goods. Hindi mo naman nahahawakan yun eh. Di ba? Naandun lang yan sa cloud. Or nasa software lang yan. Hindi mo siya nahahawakan. Music. Diba pagka nag-subscribe ka sa Spotify, hindi to sponsored ng Spotify, pero Spotify baka naman. Halimbawa, nag-subscribe ka doon sa Spotify, nagbabayad ka, hindi mo naman nahawakan yung Spotify eh. Diba digital good siya kasi mga music yung laman nun. And anything na mga products or services na hindi mo nahahawakan, digital goods. Okay, number 3 naman is services. For example, spa. Sa mga spa, barbershop, transportation, business, pag nagko-commute ka. Those are services, di ba? Dito sa online, social media management, yung mga freelancers, diba, usually, yan ang in-offer nila, services. So, yan. And number 4 is system. Binibenta ng mga negosyo, system. Ang pinakasikat na klase ng system na binibenta ng mga negosyo is franchise. Diba, binibenta nila yung sistema nila para gamitin mo kasi alam nila na proven yung sistema na yung nag-work. And isa pa, katulad ng mga fast food, yun ang pinaka-typical ng franchise eh. Mga fast food chains, pinakasikat na madali mong malaman. Jollibee, KFC, McDo, Chowking, etc. And syempre, isa rin sa mga binibenta nila ng Team Genuine Academy, yung system. Okay, yung system namin, pinapagamit namin, actually hindi naman kami franchise, pinapagamit namin yung system namin kung paano kami kumikita sa pamamagitan ng internet, pagbibenta ng mga products, dropshipping business, etc. So yun yung apat na ibinibenta ng negosyo. And kung ikaw naman ay nagtatrabaho, meron ka lang isang bagay na binibenta, and that is your time. Okay, your time. Sige, sabihin na natin your time and effort, kasi yun yung binabayaran sa'yo. Kaya nga, diba, ang tawag sa rate pag ikaw ay isang empleyado ay hourly rate or per hour. Hindi siya per effort, hindi siya per something else, diba? Per hour ang tawag kasi yun yung binabayaran sa atin. Diba? Pag nagtatanong tayo magkano sweldo, tapos ang sasabihin sa atin is per hour. Yun yung term dito sa Pilipinas. Ewan ko kung nag-iba na, pero huli kasing nagbeses na nagtatrabaho ako, naging empleyado ako is way back 2013 pa, so hindi ko na alam. So, yun yung binabayaran sa atin. Pag ikaw ay nagtatrabaho or bilang isang empleyado, binabayaran ka, binibenta mo yung oras mo. And isa pa, ito yung isa sa maraming hindi nakakaintindi kasi na-discuss ko na to tagal na, siguro 2021 pa or 2020, limot ko na. Pero maraming hindi na intindihan ito. Kung ikaw ay hindi ka nagnenegosyo, hindi ka nagtatrabaho, kahit wala kang ginagawa sa buhay mo or tambay ka lang, nagbebenta ka pa din. For example, niyaya mo yung tropa mo na mag-inom. Anong benta doon? Paano mo siya binentahan? Binentahan mo siya ng idea na dapat siyang mag-inom. Kinumbinsin mo siya na dapat siyang mag-inom. Dapat siyang sumama sa'yo at mag-inom. Yung iba hindi to naintindihan, wala akong pake. Kung hindi mo to maintindihan, hindi mo na kailangan makipag-argumento. Itong akin ay sinasabi ko sa inyo is based on my experience kung paano ko nagawang maging successful, kung paano ko nagawang maging milyonaryo at the age of 25. Yun ang inaano ko sa inyo, sineshare ko sa inyo. So everything about earning is selling, at kahit hindi ka kumikita, nagbebenta ka pa rin. O bibigyan ko kayo ng magandang example. For example, meron kang isang karinderyang nakainan. Bagong karinderya, hindi mo alam kung anong
lang meron doon, pero gutom na gutom ka na, ayaw mo na maghanap ng iba, sinubukan ko mong kumain doon. Tapos nang tinignan mo yung mga putahe, mukhang masarap naman, mukhang okay naman. So sinubukan mong kumain doon, and after mo kumain, hindi ka na disappoint. Kasi sobrang sarap talaga. And at the same time, affordable. Di ba, mas mura kumpara sa mga fast food. So sobrang sarap ng pagkain, wow na wow ka. Pinost mo sa Instagram mo, pinost mo sa Facebook mo na sobrang sarap. Ngayon, ang nangyari, since pinost mo yon, sabi mo sulit yung pagkain dito sa karinderya na to, nakita yon ng mga Facebook friends mo. Tapos nung makita yon ng mga Facebook friends mo, sinubukan rin nilang kumain dun sa karinderya na yon. Ngayon, ang tanong, sino ang nagbenta dun sa mga Facebook friends mo? Ikaw o yung karinderya? Di ba ang kumita yung karinderya? Pero kung sasabihin mo na since yung karinderya ang kumita, di ibig sabihin sila rin yung nagbenta. Hindi. Bakit hindi? Sino yung dahilan bakit pumunta yung mga tao dun sa karinderya? Yung karinderya ba? Nagigets nyo? Ikaw yung may gawa. Why? Kasi nag-post ka. Pre-promote mo yung karinderya. Pero yung karinderya yung kumita. Hindi ikaw. So nagigets mo? Nagbebenta ka. Kahit anong gawin mo, wala kang choice. Nagbebenta ka. Hindi ka lang siguro magbebenta kung wala ka na dito sa mundo. Yun lang. Pag wala na tayo dito sa mundo, hindi na tayo nagbebenta. So every time na meron tayong ginagawa, yun, nagbebenta tayo. Nagbebenta tayo ng idea. Binentahan mo yung mga Facebook friends mo ng idea na masarap kumain dun sa karinderya na yun. Kung ikaw ay isang magulang, nagtuturo ka sa mga anak mo ng tamang asal, binebentahan mo yung mga anak mo ng idea na dapat gawin nila yung tama kasi yun yung tama. Nagbebenta ka ng idea sa mga anak mo na dapat sumunod sa batas. Nagbebenta ka ng idea sa mga anak mo na dapat maniwala sa Diyos, sumimba, or whatever. So, every time, nagbebenta tayo. So, kung ganun lang rin naman pala yung sitwasyon, edi, pagkakitaan na natin. Nagbebenta lang rin naman pala tayo, di ba? So, yun yung kailangan na maintindihan mo. Everything about earning is selling. Nagbebenta tayo sa ayaw mo at sa gusto. So, kailangan mo na matutunan how to sell para kumita ka. Pero kung hindi mo tatanggapin yung pagbebenta, eh hindi mo magagawang kumita ng malaki. Meron magkakaroon ka ng limit sa income na kinikita mo kasi ayaw mo na improve yung sarili mo sa pagbebenta. And yung pagbebenta na yan, yan ang nagpayaman sa akin, hindi lang sa akin, sa napakaraming tao sa buong mundo. And number 2, networking. Medyo nagulat kayo, no? Hindi yung networking na MLM, recruit, bilog ang tinutukoy ko. Hindi yon. Networking, pag sinerch mo yan sa Google, ano ibig sabihin ng networking? Networking, ibig sabihin, is nangingilala ka ng mga bagong tao. Yun ang ibig sabihin ng networking dito sa tinutukoy ko. Hindi yung kung ano mang pumasok sa isip mo, scam, pyramid, hindi yon. Networking, ibig sabihin, kumikilala ka ng mga bagong tao, nagbibuild ka ng new friends, new connections, nangingilala ka ng mga bagong tao para malaman mo kung paano ka makakapag-serve sa kanila at paano rin sila makakatulong sa'yo. So, yun ang ibig ko sabihin ng networking. Another is yung pagsama mo sa mga ano pala, sa mga success, seminars, diba? Pagpunta mo sa mga events na merong kinalaman sa success, nakikipagkaibigan ka sa mga bagong tao, and at the same time, yung paghanap mo ng mentor, that is also a part of networking. Yun ang ibig ko sabihin ng networking. Palagi nyo itong tatandaan na it's not what you know, it's who you know. So for example, dalawa kayo na aplikante na nag-apply sa isang trabaho, sa isang company. Ngayon, ikaw, sa totoo lang, mas qualified ka dun sa isa. Yung kasama mo na, kasabay mo na mag-apply ay sakto lang. Hindi naman siya unqualified, pero sakto lang. Pero ikaw, mas qualified ka. Mas mataming experience mo. Di ba, mas magaling ka. Mas malawak yung knowledge mo pagdating dun sa job position na ina-applyan nyo. So, ngayon, after interview, ganyan-ganyan, ang na-hire, yung kasabay mo, hindi ikaw. Sana ko nagkamali. So, ngayon, napaisip ka, nagtanong ka, bakit ganun? Bakit siya yung na-hire, mas qualified ako? Dahil, ang sagot, kaya siya na-hire, kasi kakilala niya yung may-ari. So, yun yung ibig kong sabihin. Politika, meron talagang ganun. Wala tayong magagawa dyan eh. Hindi nyo kayang baguhin yan. Hindi natin kayang baguhin yan. Instead na mainis tayo or magalit tayo, bakit ganun? Eh, if you cannot beat them, join them. Kaya napaka-importante nung skill number 2, networking. Makipagkilala ka sa mga bagong tao, build new relationship, build new connection. Skill number 3, ito very important sa lahat. Kasi pag meron ka na nung skill number 1, actually sa skill number 1 palang kikita ka na eh. Skill number 2, yan yung isa sa mga makakatulong sa'yo para mas lumaki pa yung income mo. And skill number 3, ito yung pinaka-importanteng lesson na natutunan ko way back from 2016 up to 2018, which is financial management. Kasi palagi nyo itong tatandaan. Ito, based on my personal experience, walang kwenta yung laki ng income mo kung hindi mo alam kung paano mo i-handle lang tama yung pera mo. Oh!
walang kwenta. Kahit sobrang galing mo magbenta, kumita ng malaki, walang kwenta yan lahat kung hindi mo alam kung paano siya gamitin ng tama. Kasi dati, way back 2016 up to 2018, yun yung 2 years ko na learning phase ko pagdating dito sa bagay na to, na nagtataka ako bakit sabi ko, magaling naman ako magbenta. Kasi kumikita naman ako ng malaki, pero kahit anong kita ko ng malaki, napapansin ko palagi na ubos yung pera ko. Anong nangyayari? Single naman ako. Nung mga time na yun, single ako, wala akong anak, wala akong parents na sinusuportahan, solo lang naman ako, independent. Pero bakit palagi na ubos yung pera ko? Kung yung pakiramdam mo parang ganun din, alam yung pakiramdam na dumadaan lang sa palad mo yung pera? So, dalawa lang ang reason yan. Number one, kulang. Number two, di ka marunong mag-handle. Minsan, parehas. Dumadaan lang sa palad mo kasi kulang talaga. Eh, ganun talaga. Kaya kailangan mo magdagdag ng source ng income, which is kailangan mo mag-aral magbenta. Yun ang pinaka-basic. Or, marunong ka naman magbenta, sa tingin mo parang okay naman yung kinikita mo, sapat naman, pero feeling mo, dumadaan lang sa palad mo, ibig sabihin, hindi ka marunong mag-manage ng finances mo. Tama kayo. Ako naman eh. Ay, ito, natutunan ko to in a hard way. Kailangan kong maubusan ng paulit-ulit hanggang sa point na dumating na mabaon ako sa utang para lang ma-realize ko na mali yung ginagawa ko. Napakalaking katangahan. So, yun yung isa sa mga very important na skill na kailangan nyo matutunan is yung financial management. Dapat meron kang tamang allotment kung saan mapupunta yung pera. Dapat yung para sa necessities mo, yung mga gastusin mo. Necessities, ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi mo kayang mabuhay na wala. For example, pagkain. Hindi mo kayang mabuhay na wala yan. Tubig, hindi mo kailangan mabuhay na wala yan. Tirahan, mahirap mabuhay na wala yan. Medicine, mahirap mabuhay na wala yan. Ano yung basic needs natin? Yun, mga necessities. Pero yung iba doon, like for example, kape sa Starbucks, kaya mong mabuhay nang wala yun. Hindi ko sinabing bawal, hindi ko sinabing masama yun, kasi ako mismo is fan ako ng cappuccino nila. Wala pa ako natitikman na kasing sarap na cappuccino ng Starbucks. Ewan ko, marami na akong kapeng natikman. Ewan ko lang. Pero yun yung favorite ko sa kanila. Wala akong sinabing masama yon. Ang magiging masama yon is kapag kinukulang ka na nga, pinipilit mo pang bumili nun para lang meron ka may post sa social media para kunwari mayaman ka. Hashtag social climber. Or para kunwari may kaya ka. Hashtag social climber. So dun siya nagiging pangit. Dun siya nagiging mali. So yung allotment nung pera mo, dapat kung para saan yan, dun lang talaga yon. Huwag mo siyang gagamitin sa ibang bagay. Okay? So yun yung basic 3 skills na kailangan mo na matutunan para magawa mong umasenso at yumaman. So to recap, number 1 is magbenta. Kailangan mong matutunan magbenta. Paano magbenta ng produkto, paano magbenta ng sarili mo. Di ba pagka ini-interview ka sa job hiring, binibenta mo yung sarili mo, bakit kailangan ka nilang i-hire? Nagbibenta ka naman talaga palagi eh. So kailangan mo ma-master mo yung pagbibenta. Number 2 is networking. Ibig sabihin nito is building connections sa mga bagong tao, knowing the right people, kasi it's not what you know, it's who you know. And number 3 na skill is financial management. Kasi kung hindi mo alam kung paano gagamitin ng tama yung pera mo, kahit gaano kalaki yung kitain mo, mauubos at maubos, mawawala palagi yan. Or worse, magkakautang-utang ka pa. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!